Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po to my channel. Panibagong araw na naman po tayo magsasama para magbahagi po ako sa inyo ng panibagong recipe na siguradong magugustuhan po ninyo. Sa bawat pagbablog ko po ay excited po ako na magbahagi sa inyo ng ideya, lalo na po sa mga gustong magnegosyo. So ngayon po ay gagawa tayo ng hopya mix. So bakit po ba hopya mix? Dahil tatlong klase po ang ating gagawin. Meron po tayong hopya yema, meron tayong hopya ube, at hopya munggo. Nagagamit po tayo ng red beans. Sa ating pong paggawa ng hopya, ipapakita ko po sa inyo ang paggawa ng dough. Gagamit po tayo, meron po tayong dalawang klase. May first dough at may second dough na tinatawag. Ang ating pong first dough ay gagamit po tayo ng flour, water, vegetable oil, and iodized salt. Sa ating naman pong second dough, meron tayong flour, white sugar, at yung pong ating lard. At dahil nga po sa sinabi ko kanina, hopya mix po ang ating gagamitin para po ma-recognize ang ating hopya kung ano pong klase ang ating gagawin, gagamit po tayo ng food coloring. Ayan. So, meron po tayong yellow para sa ating yema. Meron tayong brown para sa ating red beans. At meron naman tayong violet para sa ating ube halaya. Ito po yung ating mga gagamitin na fillings. Meron po tayong yema, ang ating red beans paste, at ang ating ube halaya. Ipapakita ko po sa inyo kung paano natin ginawa ang ating yema at ang ating red beans paste. Pero ito pong ating ube halaya ay hindi ko na po ipapakita dahil meron na po ako ginawang vlog para sa ube halaya. Simulan na po natin ang paggawa ng yema. Ayan, ngayon naman po ay ipapakita ko sa inyo ang paggawa ng ating yema filling. So, gagamitin lang po natin ay condensed milk at saka ang ating cooking oil. Pwede rin po tayong gumamit ng lemon zest. So, meron po naglalagay ng langka o ng peanuts. Depende po sa inyo kung ano ang gusto ninyo. Pero ngayon po ay maglalagay tayo ng lemon zest. Continuous lang po ang paghahalo para hindi masunog ang ating gatas. Pero kung makikita po ninyo na ganyan nagbubuo-buo, okay lang po yan. Ang mahalaga, medium heat ang ating gagamitin at babantayang mabuti. Ito na, naiiga na yung ating condensed milk at malapit na rin siyang maluto. So kapag napansin po ninyo na sumasama na sa ating paghahalo, ibig sabihin ready na ang ating yema. Sa paggawa po ng yema, hindi po ako naglalagay ng itlog o kaya ay cornstarch. Ang gusto ko po ay purong gatas. Ayan. So, pwede na po. Ready na ang ating yema filling. So, ang gagawin po natin ay ilalagay po natin sa isang lalagyan at hintayin lang po natin na lumamig.
Pinahiran ko na po siya ng oil para hindi po kumapit ang ating yema. Yan. So, ito na po. Ready na ang ating yema peeling. Ayan. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggawa ng ating red beans paste. Ang ginawa ko po muna na una ay ibinabad ko muna sa tubig magdamag ang ating red beans. So, pagkababad na magdamag, saka po natin lulutuin. Sasalang tayo ng kaserola at ilalagay natin ang ating red beans. Tatanggalin po natin doon sa ating pinagbabaran at saka po natin lalagyan ng panibagong tubig. And then, saka natin lalagyan ng tubig. At pakukuluan natin hanggang sa maluto. So, kapag naiigan na po ang tubig at hindi pa rin luto ang ating beans, o matigas pa rin ang beans, dagdag lang tayo ng dagdag ng tubig. Ayan, mapapansin po ninyo na naiiga na ang ating tubig. Pero, ang ating beans ay matigas pa rin. Kaya, ang gagawin po natin ay dadagdagan natin ng tubig. At ang idadagdag po natin ay yung mainit na. Dahil kapag malamig po ang ating ilalagay, maghihintay tayo ng panibago para kumulo. So, mas makakabuti na mainit na agad ang ating idadagdag. Ayan. Ang gagawin po natin ay tatakluban uli at hintayin po natin na maluto. Ngayon po ay balikan natin ang ating niluluto at i-check natin kung luto na ang ating beans. Yan, okay na po. So, ang gagawin po natin ay tatanggalin natin ang ating beans sa ating pinaglutuan. Salain uli natin. At siguraduhin walang masasamang liquid. Ayan. After po na masala natin, hintayin lang po natin na lumamig ang ating beans bago natin siya dudurugin. Ito na, napalamig na po natin ang ating red beans. Simulan na po natin ang paggawa ng red beans paste. So, ngayon po, napalamig na, ilalagay natin sa ating kaserola. Ibabalik natin dito. And then, dudurugin natin. Ayan, kapag natapos na po natin na madurog ang ating red beans, pwede na po natin lagyan ng ating white sugar. Evaporated milk. At ang ating condensed milk. And then, saka uli natin isasalang sa apoy at lulutuin natin hanggang sa maiga. Kapag nagsimula na po na kumulo ang ating niluluto, continuous na po ang ating paghahalo para hindi po masunog ang ating red beans. At maiwasan po na dumikit siya sa ating kaserola.
kung mapapansin po ninyo na nagsisimula na siya maging paste. Na naiiga po ang kanyang liquid. Basta ang paghahalo po ay dire-diretso lang para hindi po manikit ang ilalim, masunog. Ayan. So, maghihintay lang po tayo hanggang sa totally maiga po ang kanyang liquid. Ito po, mapapansin po ninyo, tuluyan ng naging paste ang ating red beans. Bago po natin patayin ng apoy, lalagyan po muna natin ng margarine. Ito po, ready na ang ating red beans paste. Isa po sa mapapansin ninyo, kapag luto na po ang ating red beans paste, yung pong ating sandok, kapag iniangat po ninyo, ay hindi na siya masyadong gumabagsak para po sa pagluluto ng ubi halaya. Ready na po. Pwede nang patayin ng apoy. Ngayon naman po, ay hintayin lang po natin na lumamig at magpiprepare po tayo ng ating dough para sa ating kopya. Ngayon po ay sisimulan na natin ang paggagawa ng dough. First step, unahin na po natin ang flour. Ito po yung first dough, iodized salt, vegetable oil, water, and ang ating yellow food coloring. Then, pag nahalo natin, pwede na nating masahin ng mabuti. Ayan. So, kinakailangan mag-well combine ang kanyang kulay. Ito na po yung ating first dough. Pag nagawa na po natin ang ating first dough, then set aside lang po natin. Ayan. And then, simulan na po natin ang second dough. Maglalagay ulit tayo ng flour, sugar. Haluin lang natin. At saka natin ilalagay ang ating lard. Ito na yung second set ng ating second dough. So, ito po ang magiging itsura niya, ang magiging texture niya. Ang gagawin po natin, ang ating second dough ay siya namang ating iseset aside. At babalikan natin ang ating first dough. Ang gagawin po natin ay ilalatag natin sa ating papel.
ang gagawin po natin ay palalaparin lang. Magpo-form tayo ng rectangle. Yan. And then, saka po natin ilalatag sa ibabaw ang ating second dome na ginawa. Ang gagawin ko po, maglalagay po ako ng ikakaunti. Hanggang sa makover po natin ito, kabuuan ng ating first dough. Ayan. And then, kapag napag-combine na po natin ang ating dalawang dough, saka natin iro-roll. Okay, ito na po ang ating dough para sa ating yema. So ngayon naman po ay gagawin ko ang dough ng ating red beans at para sa ating ube. So same lang po ang paggawa, ang kaibahan lang ay lalagyan natin ng food color. Ayan, ito na po, natapos ko na ang aking dough para sa aking kopya. Ipapakita ko po sa inyo ang itsura. Nakagawa po tayo ng 3 colors. Ang ating violet para sa ating ube halaya. Meron tayong color brown para sa ating red beans paste. And meron din tayong red, parang orange pero yellow ang aking ginamit. Ayan. Ito po ang ating 3 colors dough para sa ating hopya mix. Ilalagay natin sa ating refrigerator. Ire-rest natin ng 30 minutes bago tayo magsimula ng paggawa ng ating hopya. Okay, ngayon po ay nakalipas na ang 30 minutes. Pwede na po natin simulan ng ating hopya yema. Slice lang po natin ang ating dough. Ayan, ito po ang kanyang magiging tsura. Gagamit po tayo ng circle para sa ating kopya yema. At ang ating pong yema peeling ay ineready ko na po para mas madali tayong makatapos. Ang gawin lang po natin ay palapadin natin ng bahagya. And then, ipapalaman natin ang ating yema. Pag naipalaman natin sa loob, saka natin isi-shape ng circle. Ang ating yema. Ulitin ko lang po.
Hindi po ba? Perfect. Perfect circle. Ito na po, natapos na natin ang ating yema. At bago po natin isalang sa ating oven, lalagyan muna po natin ng egg sa ibabaw. Natin ng ating sesame seeds. Yan. At ngayon naman po ay pwede na nating ilagay sa ating oven ng 15 to 18 minutes sa 200 degree Celsius. So ngayon naman po ay gagamit tayo ng square. Ito po, ini-ready ko na rin ang ating red beans peeling. So, pwede na rin po natin na ilagay sa ating oven. At ito na po ang pinakahuli, ang ating ube halaya. Ito naman po, ini-ready ko na ang ating ube halaya. Simulan na po natin. Gagamit tayo ng heart shape. So yan, ito na po ang ating hopia mix. Sana po nagustuhan ninyo ang aking special hopia na ginawa sa araw na ito. At kung meron po kayong mga katanungan or suggestions, please comment below. At huwag niyo pong kalilimutan, like, share, and subscribe to my channel. And click the bell button para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang videos. Salamat po sa panonood. Bye!